Hi guys, lalabas ako ngayon. Mamamalengke. Ngayon pa lang uli ako lalabas after nung video kong huli na nasa supermarket ako. Actually guys, takot din talaga akong lumabas. Pero dahil no choice, wala nang laman ang rep namin. So, kailangan kong lumabas ng bahay. At syempre, yung ating pagsunod sa ating gobyerno na community quarantine. So, importante yun mga ka-freshness, no? So, ngayon lalabas ako, kailangan ko din ng, syempre, mag-ingat tayo. We need natin tong face mask. Ito, susuot natin yung face mask. And then, kailangan natin, meron tayong bit-bit lagi na, ano, na hand sanitizer, guys. Napaka-importante niyan. So, diba? And then, syempre, kailangan ko rin isuot itong aking no-graded na salamin na may nanotechnology and negative ion. So, dagdag protection, no, guys. So, tara, guys. Samahan niyo ako sa labas ng bahay. Medyo, tara. Guys, samahan niyo ako. Ayan, para ready tayo sa laban. O, diba? Ganito dapat ang labanan. Kailangan ko to at ito. Ating mga weapon. Siyempre guys, before ako mag-leave ng house, kailangan ko ng prayer. For, siyempre, yun ang pinaka-importante. Manalangin tayo. Wala siyang tapo. Sobra. Ayan. Tignan ko lang kung sasakay ako nito. Kasi sinakay ako ng konsyan. Ayan. Pero mga service namin ng barangay. Sila yung maghahatid sa kung saan mo gusto kong malengke. Nakabawas ako guys kasi inapas ako ng pero syempre safe naman. So guys, nandito na ako ngayon sa sasakyan. Ako palang mag-isa, wala pang katao-tao. Wala pong nata may balak mamalig, kaya ako lang. Ito yung service na sinasakyan ng mga, ano, service ng barangay, provided ng government, para maghatid sa mga tao pagpunta sa palengke, no? Wala sakay, ako pa lang. Ilang oras kaya ako pagpunta dito, guys, para makakasama akong mamalengke. Wala pa talaga tao. Kadiwa. Opo. Miss Bill, apat na kami. Apat na kami. Thank you.
So, ayun na guys. Natatanaw ko na. Malapit na tayo. Guys, medyo nakakahilo mamalengke sobra. Yes, mas okay dito mamaya na ako sa supermarket. Dito na tayo rito ng mga ano, prutas. Guys, paano ba ako papasok sa supermarket? Ang haba ng pila. Oh, snaryose, diba? Grabe. Dito ako sa overpass. Galing ako dun sa gulayan, diba? Haba na ako papasok doon. Ang haba ng pila. Tignan mo guys, paano yan? Pag wala ka nito, hindi ka makaka-entry. Yan, sobrang haba ng pila bago ka makapasok dito. Ay, doko. I guess, guys, dito na lang talaga ako mapipilitang bumili ng ano, ng meat. Kasi sa supermarket is sobrang haba ang pila. Malamang aabutin ako ng hapon bago ako makauwi nun. So, dito na lang. Meron naman siguro itong maayos. Hey guys, grabe. Sobrang pagod ko. Pagod. Ang haba pa ng hagdan. Grabe yung hagdan. Sobra. Pagardo. Grabe. Dito ako sa third floor. Diba? Bonggang-bongga. Tinan mo yung magot-bit ko. Grabe yan. Bigat. Pagod. Guys, sobrang hirap. Sobrang hirap ang kakahagard ko na. Ayaw ko na lumabas talaga. Grabe. Standby naman ang sasakyan pa uwi. Wala pa. So, anong oras kaya sila darating? Ako nagtangkang pumasok ng supermarket, doon na lang talaga ako bibili naman. Sa ibang araw na lang siguro. Sobrang hirap. Kararating ko lang, no? So, sobrang hirap. Promise, sobrang hirap ang lumabas at mamalengke, no? Grabe. Kasi, ako lang mag-isi. So, ang bigat ng padala mo. Pero, kailangan yung tiisin yun kasi, syempre. Ako lang yung may karapatang lumabas dahil ako lang yung may quarantine pass na tinatawag. No? Sa bawat miyembro kasi ng pamilya, isa lang ang pwedeng lumabas. Yun, para mamalengke o ano. So, nakakadalang lumabas kasi ang hirap nga bukod sa yung takot mo na ganun nga. Tapos yung basta ibang-iba. Parang nare-realize ko talaga kung gaano kalaking epekto nito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. So,
gaano natin dapat seryosohin yung ganitong sitwasyon na kailangan talaga natin bilang mga Pilipino o bilang taong. Kasi ano na to, no? Spread na to sa buong mundo, no? Bilang mga tao, kailangan natin ng self-discipline. Tayo mismo ang unang-unang makipagtulungan sa gobyerno para matapos to, para mapuksana to, para bumalik sa normal yung buhay ng bawat isa, no? Ito nga, pagkarating ko, importante, magpalit ka ng damit. So, sinunod ko na yun, nag-alcohol ako, nagbugas na ako ng kamay, nag-alcohol pa ako, nagpalit ako ng damit, nilaban ko agad yung hinubad kong damit. Para ano, para safe, di ba? Kasi ako nga yun ang galing sa labas, so hindi natin alam, kasi hindi nga natin nakikita yung kalaban, hindi nga natin alam kung paano natin siya, kung paano mo kuproteksyon na yung sarili mo sa kanya, di ba? So, ang hirap, guys. So, sa panahon ngayon, yun nga, ang laki ng epekto nito. Isang pinaka-importanting dapat natin gawin is yung patuloy na magkaisa sa panalangin, sa pakikipagkaisa sa gobyerno, disiplina sa sarili, at higit sa lahat yung pagtawag natin sa taas. Yun yung pinaka-importante natin pananggalang. So guys, napagod ako, so I guess matutulog na ako. Thank you sa pagsama, salamat. Like lang kayo, comment, and then subscribe. Thank you.